If you could find something that will give us the same amount of money, do it, no? So sabi ko, and you hear this in our workshops, no? It starts with, saan ka ba magaling, no? Saan ka ba magaling na enjoy ka? Yan, siguro yun yung ano. What are you good at that you enjoy doing? So, welcome to Peaceabilities here in CBRC.tv. Ako po si Armand Benko ng Colaico Foundation at KSK SMB Co-op. Magandang araw sa inyo lahat. Saan man kayo nanonood sa mundo, this is the new medium, the new TV, the new way of broadcasting. CBRC.tv, the virtual space of the future today. Kamusta na po kayo? Kamusta na kayo sa gitna ng pandemic? Our topic tonight, hindi lang preparing, hindi lang paano sasagutin. Ito dahil magdadalawampung buwan na ang COVID-19, topic natin tonight, living with COVID in our personal and professional lives. Maging kayo ay entrepreneur, negosyante, or empleyado, simply, we have a wonderful resource person. I was very, very happy na tinanggap niya ang ating invitation. Our guest is, basahin ko lang yung maayos na intro sa kanya, ha? Hindi po niya binigay ito. Hinahanap ko talaga kung paano maayos ma-introduce sa atin, sa inyo, ang ating panauhin. Is an experienced marketing and communications professional with expertise on learning technologies, development and skills programs, and issues management. He was a marketing executive for Mobil Oil Philippines and then training manager and regional training resource for Pilipinas Shell Petroleum Corporation early on his career. He runs various people development programs noon, hanggang ngayon din yata, for Asian, US, and Middle East-based companies. Let's bring in to our virtual stage, Efren Ping Soto! Ping! Magandang gabi! Thank you so much! Hinalukay mo yung aking profile. Saan mo nakita yon? Hinanap-hanap, sir! Hinanap-hanap dahil... Tinago mo kasi two-liner lang. So, nagbigay ako, entrepreneur and learning consultant. Nagulat ako. Yes. At hinalukay mong lahat ang aking nakaraan. Salamat ulit at magandang araw sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. At it is a great opportunity, no, to share this because tahi na sa laman namin at dumadaloy sa ugat namin nila Armand, no, mga co-mentors natin sa institution na ito na makatulong, no? Ewan ko ba kung bakit tayo ganyan, Armand, parang lagi nating isinasaisip paano ba natin maibabahagi itong ating kaunting kaalaman para sa ating mga kababayan, no? So, it's nice. This is my first time here and I really am amazed at how the pandemic brought about media like this which were non-existent before. Talagang magaling tayo, no? Mag-sidestep. Yes, sir. Kamusta, pare? Kamusta ang mabilisan dating nung pandemya sa'yo? Kasi walang naka... ito kong si Ping, strategist yan. I think walang nasama noong 2019, end of 2019, nang nagsa-strat planning ka o kahit sinong negosyo na may mangyayaring ganito. Paano ang pasok ng pandemya sa'yo? Totoo yan, ano? This caught everybody by surprise, no? Pero dahil ako, no?
at tinuro ko sa pamilya ko, lagi kong sinasabi, only the paranoid survive. Again? Only the paranoid survive. Yung lagi ganun ko, oo, lagi kong iniisip, ano kaya ang mangyayari? Because hindi pwedeng the good times will roll forever. Eh. Magkakaroon at magkakaroon ng key challenge, no? Sa lahat ng bagay. Sabi ko, what if? No? So, dahil laging yun ang nasa likod ng isip ko, meron akong disiplina. No? Meron akong disiplina na tinuro ko sa aking dalawang anak at sa aking asawa na meron akong laging buffer. May buffer. Meron akong fat na let's say 10 months to 12 months na hindi kumita ang ating negosyo. Meron tayong 10 buwan hanggang maging 2 buwan na mabubuhay tayo, mababayaran natin ang obligasyon natin. At doon sa loob ng 10 hanggang 12 buwan na yon, makakagawa na tayo ng paraan, ng alternative para kumita ulit ng nawala. So, ang negosyo namin, at sa kalaman mo naman, Arman, no? Pero sa for the benefit of our audience, we are in the service station business. So hard hit yan. Service station meaning we sell fuels, no? So nabanggit ni Arman, galing ako sa Shell. So meron tayong mga gas stations. So nung hindi na lumalabas ang tao, wala nang sasakyan. Ano ibig sabihin ng Arman? Walang nagpaparga ng gasolina. Bumaba nga yung presyo, di ba? Bumaba pa ang presyo. So, world prices plummeted. No? So, yung unang-una, yung laman namin sa tangke, nabawasan yun, di ba? Sunod-sunod na bawas ng presyo. So, sa inventaryo pa lang, talaga na. Pero ang mas importante siguro, Arman, huwag natin kalilimutan, meron tayong mga tao. Oh, empleyado. Na para sa atin, di ba? Kung yung iba magsasara, ang naisip natin kagad, paano tayo mananatiling bukas na ang tao natin hindi mawawala ng hanap buhay? So, ang ano namin dyan, ang gabay namin is cost containment. No? Hindi cost reduction, but cost containment. No? Hindi ka pwedeng basta mag-reduce ng cost, baka tamaan yung mga essentials. No, so, cost containment. Alin ba ang mga pwede natin iwasan ng mga gastos para lumiit ang ating expenses? Dahil lumiit ang ating revenues, kailangan lumiitin ang ating expenses. Diba? So, yun. Unang number one, cost containment. Tingnan natin yung mga hindi essentials. Pero yung tao, hindi natin pwedeng pabayaan. So, nagkaroon kami ng assistance, no, sa mga tao, binigyan namin ng, dahil walang tumatakbong sasakyan sa daan, binigyan namin ng transport facility, no? Sinsundo hatid yan, tapos may pagkain. Ay, hatid sundo may empleyado? Yung mga merong meeting points sila, no? Meeting points. Pero, siyempre, pinaliwanag din natin sa mga tao na kung sa loob ng isang linggo, anim na araw tayo nagtatrabaho, baka ngayon, pwede natin bawasan ng konti. Pero yon naman, yung gastos mo sa pagkain at sa transport, sagot na natin, di ba? So parang nag-even out lang, no? Pero hindi ka mawawalan. Hindi ka mawawalan. So, pero King, ano yung ano? Talagang it struck me. Alam mo naman, ang dami nating taong kinakausap. Sa'yo ko lang na naman narinig, only the paranoid will survive. Boss, yung paranoia, praning, sabi nung sa street lingo, iba yun sa pessimist, iba yun sa thinking negative. Paki-differentiate ko lang konti, boss. Yung pessimist, iniisip yung negative. Yung paranoia, sa my own interpretation is what if? Yeah. What if? What if?
So lagi tayong nakaano doon, no? Lagi tayo kasi hindi pwedeng ang negosyo habang buhay smooth sailing eh, no? Meron at merong magkakaroon ng changes. Like for instance, over the long term, nakikita mo electrification, di ba? In 2025, the Scandinavian countries will be purely electric, right? Electric, no? So sa aming kumpanya, sinabi rin, carbon reduction. So ano ang pagtiningnan mo sa aming negosyo? Itong aming negosyo ay papunta na sa electrification. So mawawala na ang fossil fuels kasi, di ba, nakita mo naman all over the world, floods, meron. Pero kauna-unahan yung ano eh, snow sa Brazil. Di ba? Nagbaha sa Middle East. So, ibig sabihin talaga na climate change because of fossil fuels. And fossil fuels must go. And that's the business I'm in, fossil fuels. So, paano na pag nawala ang fossil fuels? So, those are the questions that we're asking. Ano pa ang gaano karami, ilang taon pa kaming mananatili dito sa negosyo? Sa Europe, madali na. In sa Pilipinas, it might be in the next 10, 20 years. Pero you'll never know, just like what happened sa cellphone. Di ba? Nag-quantum beat. Dati, ako ka makapag-apply sa telepono eh. Di ba? Taon ang bibilangin mo. Tapos, landline, no? Landline? Meron pang party line. Party line, hindi ka pa. Siguro ng mga nakikinig sa atin. Hindi na nila nakita yun. Pero ngayon, di ba? Your computer is in your hands. Kahit magtatahot, merong smartphone. Di ba? This might just take the cellphone, no? Hindi baka mag-jump eh. Mag-jump. So, in the event that it jumps, saan po pulutin si Pinson? Diba? Which brings me to my second point, no? Meron kang fallback, di ba? May fallback ka. So, dinevelop namin pamilya. Boss, excuse me. Sorry lang ha, Pig. Yung talagang approach is nung dumating yung pandemya, yan nga, no? Yung second set of keywords natin. Ng cost containment ka. Hindi basta cost reduction. Alternatives na, di ba? Call back na. Kasi hindi pwedeng, kung nabasa niyo yung Who Moved the Cheese, no? Yung naantay sa corner na yun, that everyday merong keso roll, no? Yung one day, wala nang keso. Yung isang daga, sabi niya, baka bukas meron. Yung isa, mag-aantay ako. Pero nung pangatlong araw, sabi niya, teka, baka inilipat na nila yung lagayan ng keso dito. So, ganun tayo. No? Ganun tayo. Who moved the cheese? No? So, pag wala nang dumarating na keso dito, ako, mas nauna pa doon. Hindi pa nawawala yung keso. Naghahanap na ako ng ibang lugar na may keso. So, in reality, ano yung ginawa natin? Ano? Yung asawa ko, tinuruan kong maging entrepreneur. Kasi nung una, sabi niya, ano ba ang gagawin ko? Sabi niya, hindi ko naman gusto yung negosyo mo. Sabi ko, akala mo ba, gusto ko rin itong negosyo to. Ang gusto ko, mag-golf eh. Pero that puts food on the table and that pays for the tuition fees of our children. No? If you could find something that will give us the same amount of money, do it, no? So, sabi ko, and you hear this in our workshops, no? It starts with, saan ka ba magaling, no? Saan ka ba magaling na enjoy ka? Yan, siguro yun yung ano. What are you good at that you enjoy doing? So, sabi niya, mahilig ako mag-bake, eh. So, she attended formal cooking lessons, baking lessons, any season, all that. And then pagdating sa bahay, ayusin niya, babaguhin niya ng konti, etc., etc. And you know what, Armand, no? I'm so happy to share this. No? We were expecting that during the pandemic,
wala nang bibili ng cakes, di ba? Oo nga, oo. Pero nakakapagtaka, no? Nakakapagtaka na lumakas pa yung benta niya, di ba? Kasi merong merkado na hindi naman masyadong affected. And that niche kami, yun yung mga at nabuhay, no? Nabuhay. Nagkaroon, yan siguro, another thing that this pandemic brought about. Yung online, digital. No? Yes, yes. Digital. So, yung anak ko, in-online niya sa Let's Eat Pare, Yami's Kitchen, etc. And every day, Armand, no, matutuwa ka. Yung doorbell namin, walang tigil ng... Matutunog. No? So, anong sabi ko? No? Yung kakainin namin, Armand, hindi naman gagaling doon sa main business namin. Yung kakainin namin, nanggaling na doon sa cakes. So, hindi nga, ganun ka nakapta, ha? Ganun kalakas na. Oo. No? Because nagsumali siya sa mga contest, no? Nanalo siya ng Manila's Finest Desserts. So, nakilala na. So, we deliver to some establishments already. Diba? And una, sabi ko, pag-rehisto ka. Diba? Yan ang tinuturo natin. Armand, eh. Pag-rehisto ka. Do it right the first time. Ayan. Yan ang mga ano natin. Hindi pa pwedeng ganun lang, no? Kailangan do it the first time. Kaya na tinuturo natin sa mga workshops. Eh. So, bakit ba yung iba hirap na hirap gumawa ng negosyo? Hindi alam kung saan mo bumukisa. So sabi ko, simple lang yan. Mag-isip ka ng limang pangalan. Pag meron ka ng limang pangalan, mag-online ka sa DTI, sa kaibigan nating Mon Lopez, no? Pag kamakutob yan, meron ka ng pangalan na rehistrato. So ano susunod kong gagawin? Di yung mga permits na. Meron naman tayong lumalakad yan. So in no time, meron na siyang registered company, no? Valerie's Kitchen, Valhalla Foods. No? Para lihiti mo ka pag nag-deliver. Legit. Yes, pag nag-deliver ka sa mga establishments na nakagusto ng ano, meron kang resibo. Di ba? Meron kang resibo. Kasi kailangan, para lumaki ka, kailangan legitimate ka. Di ba? Meron kang resibo, meron kang etc. So, we deliver to, if I could mention, no, one. We deliver to Manila Polo, no? Ano ibig sabihin? Babalik ako dun sa point ko, no? Hindi pa nawawala yung keso, no? Humanap na kami ng ibang kanto na pinaglalagyan din ng keso. And nakita namin itong cake business na ito andito. So, nag-evolve na yon. We're not just doing ordinary cakes. Ngayon, we do custom cakes. May custom. Oh, may mga design na ng kotse, etc. So, yun, sabi nga natin, di ba? Value chain. So, value chain, pagdating doon sa next level, ang una, di ba? Taste. But ngayon, yes. Dumating mo kami, taste no longer matters. It's the presentation. Oh, yes. Di ba? Dati, binubusisi yung lasa, etc. In-establish na namin yun dahil we're one of the winners of Manila's Finest Desserts. So, yung base, quality, no? Ando na. So, nag-step up na kami ngayon. We're doing custom cakes, no? Of course, pag custom cakes, di ba na margin nun? Correct. You do less with more. So, and we don't stop there, no? We don't stop there. We continue to look for other opportunities na sabi natin, anong susunod dyan? Pag nakakabenta ka ng cakes, di magawa tayo ng pickup center. Habang nag-aantay ang tao, di ba, nagkakapagkape, di ba? So, maybe that's the next step. But right the next step pa lang. Just to give you an update, no? By the end of this month, no,
we are building our commissary already. Oh, ganun kalaki na pa. Ganun kalaki na. Oh, and ang maganda, another pointer to, no? Sa bahay. So, kasi pag lumabas ka, ne-rental. So, dito, in-expand namin yung may lugar pa naman ng konti sa bahay. No? So, by end of this month, tapos na yung plano, no? Kanina, nagbayad na kami ng mga bond for construction. The commissary will be home base. No? So, anong advantage ng home base? No? Wala ka. Alam ko kagad, containment of cost. Oh, yeah. Yung iba lumalabas kagad eh, di ba? Oo, may rental expense. Dito, of course, in accounting terms, you pay rent to your own land, no? But, of course, it's just a cash flow treatment. Hindi naman lumalabas yung pera eh. Yun lang sa libro na nagbabayad ka ng rental, pero pera natin pa rin, di ba? So, and then, another advantage of home base, yung kasama mo sa bahay, nakakapag-double hat. Pag-bake pa. And yun yung sigurong strength ng asawa ko. Ang galing mag-delegate pa rin. Ang galing naturuan na niya mag-bake yung aming mga kasambahay na dati nagwawalis lang. Nagsasabing lang. Ngayon nag-bake na. No? So, tatawag lang sa kahit nasa labas kami ng bansa, tatawag lang siya. No? Masabihin niya, oh, merong order ng food for the gods. No? Gumawa ka ng ilang recipe. Meron na kaming kahon, meron na kaming et cetera, ganyan. So, yung custom cakes lang, ngayon, siya pa ang gumagawa. But, tinutulungan na rin yung gumawa ng mga flowers yung mga kasambahay namin. So, cost containment, no? You don't pay rent, double job, double hat at yung mga kasama sa bahay. And then, nadagdagan painting! Pa. Alam ko lagi kang matapat at ayokong gamitin salitang mabait eh. Matapat, patas. Lagi kang patas, tapat. Yung dating kasambahay na ngayon nag-cake, nagbe-bake na, inaabutan mo ng extra 'yon. Aba, hindi lang abutan ano, tumaas na ang kanilang base at saka pag oras ng kasagsagan, no? May abot yun na hindi nila inaasa, no? Na more than what they expect. No? So, nakita mo naman yung balik. Yan po si Ping Soto, ha? Yan po si Ping. Hindi po yun yung tumatakbo, ha? Iba po yung tumatakbo. Pero, yan. Ang kasambahay namin, ha? Para lang kayo mabigyan ng konting picture of how they are, no? They have their own room with their own TV set. Hot bath. May hot water yan. No? Tapos may sarili silang kitchen doon sa baba. They can cook whatever they want. And then, libre sabon, toothpaste, shampoo, deodorant, everything. So, yung pay nila is net. Talagang ipon na nila, no? Oo. Talagang ipon na nila. Yung kain namin, kain nila. No? So, wonderful. Walang discrimination or pagka discrimination. You can pero Ping, sandali lang. Baka may nagko-comment eh, ha? Oh, alam niyo ba kung nasaan programa kayo? Nasaan ba kayo?